yung mga dokumento kasalukuyan na nating pinakalap at pagkatapos ibibigay natin sa investigating panel, sila nang bahalang mag-review, magpatawag ng mga tauhan natin. Patuloy na nagsasagawa ng sariling investigasyon ang Commission on Elections o COMELEC sa isyu ng pinasok nilang kontrata noong 2016 election sa Smartmatic. Partikular na kung may pananagutan ba ang ibang tauhan ng komisyon matapos magkaroon ng kontrobersiya hinggil dito. Kasunod ito ng pagsasampa ng kaso ng United States Federal Grand Jury sa dati nilang chairman na si Andres Andy Bautista dahil sa umano'y pagtanggap ng suhol mula sa Smartmatic na nagkakahalaga ng $1 million. Ayon kay incumbent chairman George Irwin Garcia, pinapakuha na niya lahat ng dokumento na magagamit ng binuo niyang panel na nag-iimbestiga kung may ibang personalidad sa COMELEC na sangkot sa isyu. Una nang sinabi ni Garcia, hindi naman iisang tao lang ang gumawa ng krimen na malaking halaga ang pinag-uusapan. Ang batayan nila sa investigasyon ay ang kaso ni Bautista sa Amerika. Naging guidance po namin kasi yun eh. Naging basihan namin upang hanungkatin ang mga dokumento. Tatandaan natin, limitado ang dokumento ng Amerika pero kami may dokumento sapagkat yun yung mga transaksyon na binabanggit po nila dito sa atin. And therefore, kinakailang ipakuha namin lahat minutes ng lahat ng meeting, yung mismo mga vouchers, yung mismo mga dokumento patungkol sa finansan, patungkol mismo sa mga kontrata. Kabilang din sa aalamin ng COMELEC ay ang malaking halaga ng savings ng komisyon na nawala umano o kung kanino ba ito napunta. Binigyang diin ng opisyal hindi pwedeng magsawalang kibo na lamang sila habang ang Amerika ay may ginagawang investigasyon at kinasuhan na ang dati nilang opisyal. Batay sa indictment o akusasyon kay Bautista, may isa ring COMELEC commissioner na pumirma sa kontrata sa vote counting company na pinaniniwalaang ang Smartmatic dahil hindi available noon si Bautista. Ayaw lang natin na masisi tayo na bakit walang kilos man lang ang COMELEC sa mga akusasyon na ganyan. Bakit wala man lang tayong iniimbestigahan, wala man lang tayong tinitingnan o kinakalap na mga papeles, dokumento, evidence. Sa huli sinabi ni Garcia, kahit naman nakasuhan na ang kanilang dating opisyal, dapat pa rin namang ipalagay na ito ay inosyente hanggat hindi napatutunayan sa korte. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.